Hello Leo, ito yung kabuuan ng February mo, lahat ng posibleng makakaharap mo, energy surrounding you, Feb 1 hanggang katapusan ng Feb, at kung hindi ka pa nakakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow and subscribe. Regarding personal reading services, dumiretso po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung interesado kayong mag-inquire or mag-book tungkol sa reading services natin. Kunin muna natin yung overall energy mo, Leo. Knight of Wands. Possible na challenge mo is Ace of Cups. Advantage mo is the Knight of Wands. King. King of Wands. And then yung pinaka-outcome mo is renewal. Judgment card. Dali, kuha pa tayo iba. Latag muna natin yung cards mo. Kuha pa tayo ng isa para sa love life mo. Kumbaga yan yung sumasalamin or kabuuan ng love life mo ngayong Feb. Kuha rin tayo ng isang card para sa career and financial. Ayan. Kuha din tayo ng mga iba pang cards para sa mga paparating sa iyo. Okay, punta na tayo. Ito na yung overall energy mo eh. Kumbaga ito yung overall tone ng iyong February. Knight of Wands. So, pwedeng ikaw ito, since ikaw ay fire sign or dominanting energy ng fire sign na kapareho mo. Pwedeng Aries, Leo, Sagittarius din yung nakakadil mo rito. No? Parang doon umiikot yung energy. Kung ikaw ito, kung ikaw lang ito at wala namang ibang fire sign dito, pwedeng ikaw ay very passionate, confident, charismatic, restless. Yan yung mga energies mo ngayong kabuuan ng February. Kung may gagawin ka, very passionate ka dyan, very confident ka dyan, napaka-charismatic mo rin, ibig sabihin, paano ba natin sasabihin yung charismatic? Malakas yung karisma mo pagdating sa mga pakikipag, sa mga connections mo, At meron ka rin pagiging restless ngayong February. Madali kang mainip. Gusto mo, lagi kang may ginagawa, palaging may exciting, palaging may adventure, or restless, no? Sabihin na natin, magiging gala ka ngayong Feb. Gusto mo marami kang pupuntahan, o baka marami kang lakad. Hindi ka matenga sa bahay ng matagal. Lagi kang wala. Lagi kang may pinupuntahan. Lagi kang active. Lagi kang may ginagawa, no? Bihira kang mahagilap sa bahay. Yun yung nakikita ko sa pagiging restless. Or bihira kang maging idle. Masyado kang busy. Maraming activities, Ayan, no? May mga binabanggit dito about events. Excuse me. Maraming events, kaganapan, pupuntahan, activities. Bukod doon, meron ditong mga bagay na kailangan gawan mo ng immediate action, Leo, ngayong Feb. At magtiwala ka daw sa iyong instincts. At kung talagang gusto mo ng achievement, kailangan magstay focused ka sa ginagawa mo. At pwedeng merong passionate relationship para sa iyo itong February. O, diba? Pagdating naman sa challenge mo, meron ka ditong Ace of Cups. Pwedeng ang challenge mo dito is may kinalaman sa romantic. Tignan ko nga yung romantic mo. Okay.
Pwede kasing nagkakagusto ka dito. Merong romance, pero parang may kinalaman sa friend eh. Pwede yung challenge mo, hindi mo alam paano mo tatanggapin itong person na to, or paano mo sasabihin sa kanya na nai-inlove ka, nagugustuhan mo siya. Kasi pwedeng kaibigan lang din yung trato sa'yo nito. Magkaibigan kasi kayo. No? So, pwedeng yun yung pinaka-challenge mo. Paano ka aamin dito sa person na to? Paano mo sasabihin yan? Na-type mo siya. O, diba? Pwedeng yun eh. Pwedeng na-realize mo sa sarili mo na hindi lang pala friendship para sa iyo. Pero ang challenge is sa kanya. Kung ikaw, more than friends yung nararamdaman mo, pagdating sa kanya, pwedeng hindi. Pwedeng yun yung problema mo. Kaya siya napunta dito sa challenge, ano? O, diba? Kasi lumilitaw talaga dito sa love life. Friendship talaga eh. So, pwedeng para sa'yo kasi you are expecting more dito sa tao na to. Or pwedeng siya, pwedeng vice versa. Pwedeng siya yung nag-expect sa'yo na more than friends, pero para sa'yo, kaibigan lang talaga. Or ganun. Or siya naman, friend lang talaga tingin niya sa'yo. So, hindi ko alam. Pero parang ganun eh. Parang yun yung problema mo dito pagdating sa love life. Yung advantage mo naman, meron ka ditong king. King of Wands. Okay. So, ang advantage mo dito, kaya mong i-handle yung mga bagay-bagay. Kaya mong maging leader. Kaya mong humawak ng leadership role. Ayan, oh. At saka makukuha mo yung spotlight dito. Kung naghahanap ka ng attention, ng recognition, ng spotlight, makukuha mo yan, Leo. Magiging very confident ka rin pagdating sa mga bagay na gagawin mo. Kaya ito yung advantage mo. Merong binabanggit kasi dito about public speaking, yung haharap ka dun sa may marami kang, nasa stage ka, maraming tao. Basta, may kinalaman sa ganun na parang ano, makikerry mo lang to. Hindi, ano, magagawa mo siya, ma-execute mo siya ng maayos na maayos. Kung baga, carry bells na carry bells mo yung mga gagawin mo na yan. Yan yung advantage mo. Hindi ka tatamaan ng stage fright kung sakasakaling may mga gagawin ka dyan in public. Nakaharap ka sa maraming tao at magsasalita ka doon, ano? Magagawa mo siya ng maayos. Yung nga sabi ko, ma-execute mo ng maayos yan. And yung pinaka-outcome mo dito is renewal. Okay, so yung pinaka-outcome mo, magkakaroon ka ng clarity about something. Parang may pinag-uusapan din dito ko ano yung pinaka-purpose in life. Pwedeng yun yung marirealize mo sa sarili mo. Or magiging malinaw na para sa iyo. Malalaman mo na ano ba talaga yung passion mo. Ayan o. Marirealize mo na dito yung ano, kung ano ba talaga yung dapat mong sundin. Yung puso mo ba o yung isip mo. Yun yung nakikita ko sa outcome mo. At makakapagsimula ka ng panibago. Yun yung nakikita ko. Ayan o. Magiging handa ka na eh. Magiging handa ka na dito sa panibagong chapter. New direction. Ayan. May new direction para sa iyo. At ito na nga, pagdating sa love life mo, meron ka ditong peace, balance, harmony, and friendship. So, sa mga may jowa na, ito ay magandang bagay kasi ibig sabihin itong February, magiging balance yung samahan ninyo. Okay, merong harmony, hindi lang siya puro romantic, ano rin, parang balance yung romance sa friendship, yung teamwork ninyo maganda. So overall, dun sa mga may asawa, may jowa, pwedeng wala kayong problema pagdating sa love life ninyo, itong kabuuan ng Feb.
Pagdating naman sa career at saka sa pera, meron kang pay bills. Pwedeng iba, marami kayong bayarin. Pero mukhang mababayaran nyo naman. Ayan. Yan yung kagandahan dito sa card mo. Marami ka man bayarin, ibig sabihin may sapat na pera. May budget para bayaran yung mga bills na yan. Kung ano man itong mga dapat mong isettle, ano. Mga paparating sa'yo, oh, may bagong simula talaga, di ba yung sinabi ko dito sa judgment, sa pinaka-outcome. Ayan, oh, may mga bagong ideas, panibagong simula para sa iyo. O, yun lang, may mga ano, meron ding mga frustration na darating sa iyo. May mga sitwasyon dito, challenges, nakapupulutan mo ng aral. Pero merong abundance pagdating sa financial, sa material. Ayan, plenty of material things, Leo. So, busog na busog ka dyan pagdating sa... Kaya pala, ayan o, makakabayad ka na rito. O baka nga may extra ka pa eh. O, nakikita ko dito, nag-uuma pa o. May abundance pagdating sa pera, material. Success assured with good plans and hard work. O, may mga gagawin ka rin na magiging successful. Itong February, tignan na natin yung closing message para sa inyo, Leo. Rest and retreat. Iba sa inyo dito, kailangan nyo ng ano, bakasyon. Para makapahinga, makapag-recharge kayo. Ayan, oh. Ito yung time na ano, dapat ipahinga mo muna, Leo, kung ano man yung mga bagay na kailangan ng pahinga sa iyo right now. Okay? Kailangan mo ng self-care. Take a break or a vacation. No, ano man ito, physically, mentally, or emotionally, kailangan mo ng rest and retreat para ikaw ay ma-recharge, ma-replenish yung mga nade-drain sa iyo, yung mga nawala sa iyo. Para full bat uli, Leo, okay? Ito yung mga messages mo, kabuuan ng February. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care and God bless, Leo.